Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay ang tinatawag na dizziness o ang pakiramdam na pagkahilo ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na madalas pong makaramdam ng pagkahilo kahit wala namang kayong ginagawa at natatakot kayo dahil baka ito ay sinyalis na ng iba pang problema? Gusto nyo rin bang malaman ang mga dahilan kung bakit nakakaramdam ng pagkahilo ang isang buntis? Kung ganun ay samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang lahat tungkol sa tinatawag na dizziness o ang pagkahilo habang buntis. Habang buntis, pinapataas ng progesterone ang flow ng dugo to your baby na nagiging dahilan ng pagbaba ng blood pressure at reduced blood flow to your brain, giving you that dizzy feeling all over. Nurse Yessa, kailan po ba usually nakakaramdam ang isang buntis ng pagkahilo? Ang dizziness o pagkahilo ay normal na sintomas ng pagbubuntis. Common itong nangyayari sa first trimester ng pagbubuntis. Ngunit may mga buntis na nakakaranas pa din ito hanggang matapos ang kanilang pagbubuntis. Nurse Yessa, ano po ba ang dahilan ng dizziness o pagkahilo ng isang buntis? Una ay ang pagbabago sa hormones and lowering blood pressure. Kapag kayo ay nabuntis, nagbabago ang inyong hormone levels to help increase the blood flow in your body. Ang pagtaas ng flow ng dugo ay maaring maging dahilan ng pagbabago sa blood pressure. Ang mababang blood pressure ay nagiging dahilan ng makaramdam ng pagkahilo. Pangalawa ay ang hyperemesis gravidarum o ang pagkakaroon ng matinding pagsusuka. Kapag mayroon kang matinding pagsusuka, maaari itong magresulta sa pagkahilo o weight loss. Pangatlong dahilan ay maaring dahil sa pressure ng inyong matres. Maaring makaramdam ng pagkahilo kapag ang pressure na nanggagaling sa inyong matres presses your blood vessels. Pang-apat na dahilan ay ang tinatawag na gestational diabetes. Maaring makaramdam ng pagkahilo ang isang buntis na mayroong gestational diabetes kapag mababa ang blood sugar niya. Pang-limang dahilan ay ang anemia. Maaring makaramdam ng pagkahilo ang isang buntis na mayroong anemia. Pang-anim na dahilan ay ang dehydration. Maaring makaramdam ng pagkahilo ang isang buntis na dehydrated o kulang sa tubig ang katawan. Kaya mahalaga para sa isang buntis na siguraduhin niyang nakakainom siya ng 8 to 10 glasses ng tubig bawat araw. Pang-pitong dahilan ay ang mainit na paligid. Kapag mainit ang paligid ng isang buntis, ay maaari siyang makaramdam ng pagkahilo. Nurse Yessa, ano po ba ang aking dapat gawin kapag ako ay nakaramdam ng pagkahilo habang buntis? Kahit pa normal ang pagkahilo ng isang buntis, hindi mo dapat ito baliwalain at kailangan mo ang matinding pag-iingat. Makakatulong ang mga sumusunod na tips. Una, iwasan ang tumayo bigla kapag kayo ay nakahiga o nakaupo, dahil ito ay nagiging dahilan ng pagkahilo at pagkatumba ng isang buntis. Pangalawa, kapag nakaramdam ng pagkahilo, subukang umupo o humiga nang nakababa ang parte ng ulo kesa parte ng paa. Pangatlo, iwasan ang mga masisikip na damit. Pangapat, buksan ang mga bintana para makapasok ang hangin. Panglima, kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron. Nurse Yessa, paano po maiiwasan ang pagkahilo o dizziness ng isang buntis? Una, iwasang tumayo ng mahabang oras. Ngunit kung kayo naman ay kinakailangang nakatayo dahil sa inyong trabaho, ay siguraduhin ninyo na mumove ninyo ang inyong mga paa para sa inyong blood circulation. Pangalawa, dahan-dahan lang po sa pagtayo kapag kayo ay galing sa mahabang paghiga o pagupo. Pangatlo, kumain sa tamang oras. Pangapat, iwasan ang hot bath. Panglima, iwasang humiga on your back kapag kayo ay nasa inyong second trimester na. Pang-anim, gumamit ng mga loose at komportableng mga damit. Pang-pito, siguraduhin sakto ang amount ng tubig o fluid na naiinom ninyo kada araw. Pang-walo, iwasang magstay sa mainit na lugar. Pang-siyam,
take your prenatal vitamins na kung saan ay prescribed ng inyong doktor. Nurse Yesa, kailan po ba nawawala ang dizziness o pagkahilo ng isang buntis? May mga buntis na nakakaranas ng pagkahilo during sa kanilang first trimester lamang. At may mga buntis naman na nakakaranas pa rin ito hanggang sa matapos ang kanilang pagbubuntis. Nurse Yesa, kailan ko po ba dapat i-contact ang aking doktor? Mahalaga ang pag-contact agad o pagpunta sa inyong doktor kapag ang inyong pagkahilo o dizziness ay mayroong kasamang vaginal bleeding o pagsakit ng inyong tiyan dahil maaari itong maging sinyales ng ectopic pregnancy, low-lying placenta o placental abruption. Kailangan niyo ding magpunta sa inyong doktor kapag lagi-lagi na kayong nahihilo o mas lumala ang inyong pakiramdam ng pagkahilo na may kasamang blurred vision, headache or palpitations dahil maaari itong maging sinyales ng severe anemia o iba pang problema na maaaring magdala ng panganib sa inyo ni baby. Lastly, mga sisi, ang pakiramdam ng pagkahilo o dizziness ay normal po na nararamdaman ng isang buntis lalong-lalo na nang nasa kanilang first trimester. Ngunit, mahalaga pa rin pong sabihin niyo po ito sa inyong doktor para masigurado po ninyo kung ito ay normal lamang ba o sinyales na din ng isang matinding problema. Kaya napakahalaga po ng inyong pagbisita sa inyong mga doktor para malaman ninyo agad kung mayroon nga ba kayong problema at masigurado po ninyo na safe po kayo lagi ni baby. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!